Balik pelikula na si Catherine Bernardo para sa pagdiriwang ng ikatatlong dekada ng Star Cinema. Si RK Bagaching naman, bukod sa pagganap sa Batang Quiapo, gaganap na Ray Valera sa Summer MMFF. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfoni. Anak na lalaki. What are we gonna do about it? Let's kill him. Bata. In another kontrabida role na naman, nagsashine si RK Bagaching sa hit kapatid megaserye na Batang Quiapo. Gabi-gabi, naiinis ang ating mga kapatid. Sa kanyang pagganap bilang Greg Montenegro, ang isa sa mga magiging pinakamalaking tinik sa buhay ng bidang si Tanggol, played by Coco Martin. Kwento ni RK, palaban at walang inuurungan ang kanyang karakter. Dapat daw abangan ang mga magiging pasabog niya sa serye. Nag-uumpisa pa lang tayo. Nako, maraming pang tatahakin ng mga karakter sa Batang Quiapo. At nakikita nyo naman, parang pinoposition pa lang isa-isa. Ang dami naming sorpresa para sa mga bawat lugar na iniikutan ng kwento ng Batang Quiapo. Super thankful si RK sa project, lalo't malaking serye ang Batang Quiapo. Patunay riyan ang consistent na mataas itong ratings at milyong-milyong views online. Thankful kasi ang tagal ko ding nawala sa TV. So sobrang thankful ko kay Direk Coco at sa buong production ng Batang Quiapo at napasama ako sa napakagandang show nila. Everyday na pumupunta ako sa set, dinadama ko yung pakiramdam of being part of something really special. Speaking of special, kahit abala sa Batang Quiapo, may special na handog si RK para sa Summer MMFF Edition. Dahil siya ang gaganap na Ray Valera sa entry na Kahit Maputi Ang Buhok Ko. Ang hit singer at composer, all praises sa pagganap ni RK sa kanyang life story. Hindi lang travel dan. Orin niyo muna. Masasabi ko, maswerte siyang bata. Itong batang ito, kaya ako naman sinuswerte, nakikita ko yung mga mangyayari sa kanya in the future. Noong una tayo nag-meet, hindi makadiretso yung mga mensahe ko sa'yo, pero maraming salamat din sa pagkakataon, sir. At napaka-thankful ko at ako yung napili sa mag-portray sa'yo. Mapapanood ang biopic ni Ray Valera sa MMFF Summer Edition sa darating na April 8. Matapos naman ang kanyang box office hit noong 2019, balik pelikula na si Catherine Bernardo. At this time, hindi lang isa, hindi rin dalawa, kundi tatlong pelikula ang nakalinya sa kanya. Una na riyan, ang A Very Good Girl, kung saan makakasama niyang internationally acclaimed actress na si Dolly De Leon. This will be happening this year. We'll start filming this 2023 very, very soon. Idedirek yan ni Peterson Vargas. It's going to be a dark comedy, but with a lot of sass and class. Sunod naman dyan, ang Elena 1944 na magiging reunion project ni Catherine kay inang direct Olivia M. Lamasan. This is based on a Palanca Award-winning screenplay done by our writer Patrick Valencia. So, what is it? It is the story of Elena, the story of a comfort woman. Bukod sa dalawang ito, may hinanda rin Kathniel movie sa hinaharap, kasama naman ang dati rin niyang direktor na si Cathy Garcia Molina. Ang mga anunsyong yan, sinabay sa pagdiriwang ng 27th birthday kahapon ni Catherine. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5.